in class in the contemporary world. So now, no, let's continue, let's proceed to the last topic of chapter 1 in the contemporary world, which is the global migration. No? Yesterday, we discussed and talked about global demography. What's the world population growth every year, and what's the effects of overpopulation or overpopulated? No? Okay. So now, let's continue to our next topic, which is global migration. So, but before that, I want you to define what is migration. So, before searching it to Google, no, naabay something, no, nga statement or definition about migration na nasa yung una-una karon. General Toya. Sir. Okay. So, para sa imuha, unsa man din ang, ano ang ibig sabihin ng migration? Well, sir. Pagbalhin sa laing lugar, sir. Pagbalhin sa laing lugar. Okay, Robert Ursel. Robert Ursel. Maor mo, sir. Same pod. Okay. So, yesterday, no? Nga ako'y gishare sa inyo, ha? A little bit knowledge about this term migration, no? Na-mention na ito kahapon that there is an internal and external migration. Or internal and, internal and international. No? National and international na migration. Okay, so we have to define first what is migration. No? So, according to Merriam-Webster dictionary, no, migration, no, it is the act, no, or process or an instance of migrating, no? Or kumbaga, no, the movement of people from one place to another place. Okay? So, according to UN, the United Nations defines migration as the movement of a person or person from one place to another, involving a permanent move of home for over 1 year. Now, according to Sendere Laando, that this means that one in every 7 person in the world has changed place of residence. No, according to the data, siguro nga yung gibisan ani that in every 7 person there is one, no, who changed place of residence, either with their own country, no, or move to another country. So sa definition na gihatag ni Sendere Laando, it was clearly, no, explain the essence of national and international migration. No, there is an national migrants and there is a international migrants. So later we will discuss, no, what international and national migration means. No, so human migration, no, is the permanent change of residence, no, by an individual or groups, excluding such movements as nomadism and migrant labor. Right? Okay. So there are different reasons for migration. There's a push factor and pull factor that encourage, no, those people that will migrate to another places. So like for example, no, the pull factor is the advanced health care, no, doon mas secured or
mas advanced sila when in terms to medicine or healthcare. So yun din mga kadahilan pupunta ako doon para in case na magkasakit ako, meron advance ang kanilang teknolohiya sa paggamot. No? Okay din noon. So next is another pull factor, which is this place or this country is at peace, security and peace. No? Nai security and peace mong many people ni migrate na ng lugar. No? They are safe. Or a rich food, no? Abunda ang kanilang mga pagkain or yung mga basic na kanilang pangangailangan or basic needs ng tao ay nandoon sa isang lugar. O yung pangangailangan ng tao ay makukuha nila sa lugar na kanilang puntahan. So yun din ang mga kadahilanan or pull factor of migration. No? There's a city life, no, di ba? Oh, no, may mga province probinsyana or probinsyano ato kong Cebu, no? I want to experience the city life. And then after pinaka years naka-realize yung gubuta dito sa city, no? A lot of influence na pwede kang maapektuhan or ma-coin sa imuhang life, no? Either it is bad or good, no? A lot of pwede kang ma-influence siya sa mga practices, behavior na naadito sa usaka lugar. Right? Okay, next is jobs or money. I want to abroad. I want to migrate in New Zealand. I want to migrate in Canada. To earn high salary. To gain money. And to acquire a good job. Because in that place, in that country, I can get the job that deserve me. No? Okay, nindot ni nga trabaho, nindot ni nga opportunity. Kay tungod, akong matagaan o magandang buhay ang aking pamilya. Matustusan ko ang kanilang mga pangailangan, pati na ang kanilang luho or wants. Diba? Alam naman natin na yung una natin yung mga pangailangan natin bago pa yung luho or wants natin, di ba? Dahil hindi tayo mabubuhay kung puro na lang tayo luho, tapos walang pera, hindi natin matustusan yung pangailangan, di ba? Mas inuuna natin yung binigyan natin ng kapakanan, yung mga bagay na kailangan natin. Kung siya ay kailangan mo, so binigyan mo na siya priority. Pero kapag siya ay hindi mo siya kailangan, gisit aside mo siya, di ba? Ganon. So sa migration is meron ding push factor or push factor. So like for example, climate disaster. No? Makikita natin doon sa Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal ay nag-alboruto noong unang taon. So anong nangyari? Yung mga residente na nakatira doon malapit sa Bulkang Taal ay lumipat sa ibang lugar, either temporarily or permanent. No? Yun ang push factors kung bakit mayroong migrasyon na nangyayari. Or kumbaga, farmer's life. No, dahil sa nag-alburutong mayon volcano or Bulkang Taal, yung mga pananim nila ay naapektuhan. So hindi na matustusan ang kanilang pangailangan, like pagkain, di ba? Dahil sa nag-alburuto, no, murag na cover na ng malaking usok na kung saan yung mga pananim ay namamatay. So yun din ang mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng migrasyon. No? Either internal or external. No? Okay. So next is, di maklaro, so war and poverty. Like for example, in Iraq and Palestine. So dahil sa gulo, dahil sa gera, sa conflict ng dalawang bansa, maraming naglumipat sa ibang lugar. So yun din ang mga kadahilanan or the push factors, no? Why contributed to the internal or external migration. Or poverty, kahirapan, kakulangan ng trabaho, kakulangan ng supply ng pagkain.
no? Kakulangan ng supply ng malinis na tubig. Diba? Kahirapan yung pamahalaan, hindi na kayang tustusan ang mga pangangailangan ng tao sa isang komunidad. So yun, ang kahirapan, isa rin push factor ng migrasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit napilitan or nakapag ni-migrate yung mga tao. Alright? No? Alam naman natin na pipiliin natin yung seguridad natin at ng ating pamilya. Kung tayo ay nasa sitwasyon na kung saan mas high risk to this particular event. So, syempre, we have to think, we have to act the good things na itong buhay para sa itong kagalingon, sa itong pamilya, di ba? No? Just because the future await us. Dapat yung future naging dapat i-roll or i-coin. No? Okay. So, next is types of migration. No? As what I have discussed yesterday, that migration have two types, which are internal migration and international migration. So when we say internal migration, this refers to a change of residence, no? Refers sa pagbabago ng kanyang tinirahan or anong gipuy-an, no? Within a national boundary. So take notes the keyword. When we say internal migration, within national boundaries. Naaras ato usak ka nasun, no? Even though Philippines consists of different region, basta naara ka din sa Pilipinas at sorisoroy, nagbalin-balhin, ni migrate, so tawag ana, you're an internal migrants or internal migration na nangyayari sa isang bansa, no? Provinces, cities, or municipalities, right? No questions about this type of migration? Yes, sir. Very good. No, this is very easy. Bisan og mga grade 1 siguro, makasabot na ani. Sa yun kay siya easy, kay siya pwede rapiyungan ni Dexter Pepito. No? So next is the international migration. No? So international migration, this refer to change of residence over national boundaries. No? An international migrant is someone who moves for a different country. No? Have you observed the keyword of these two types of migration? When we say internal boundaries, no? National boundaries. But when we say international, over national boundaries, no? Ang internal within national boundaries, but international is over national boundaries. Na kung saan pwede kang pumunta, pwede kang lilipat sa ibang bansa. Okay? Okay. So, ito ang dalawang uri ng migration. Or this is the two types of migration. No? Okay. So, migration is global, no? Kaya nga, no? Kasali ito sa asignatura or the subject na the contemporary world or yung makabagong panahon or mundo, no? Na kung saan ang kaso na ito or ang issue na ito na migration ay nakakaapekto sa ibang aspeto. Like economics, no? Pagtaas ng populasyon ng isang bansa or demografiya, right? At maging sa ano pang mga aspeto na kung saan maaring maaapektuhan ng migration, no? Okay.
So in 2005, no? In the year 2005, according to the data of world statistical data, 191 million people were counted as living outside the country of their birth. No? No? The Kankai, almost 191 million. And the number of migrants worldwide was doubled since World War II. So pagkatapos ng pangalawang digmaan, no, after World War II, many people around the world, they chose to migrate to other countries, especially in Asia, no? Especially in Africa, na kung saan merong nangyayaring pwersahang migrasyon, na kung saan merong human trafficking na nangyayari, ginawa silang alipin or trabahador, no? Pintan. Okay, punta ka dito sa aming bansa, ikaw ay isang manggagawa ngunit wala kang sahod. Those people live their life in a low class, pero grabe, kaluoy tayo, no? Kamu, but sa itong time karon, hindi na siya pwede. It's just because there is law that protect us, no? Okay. So, if we live in the same place, international migrants would form the fifth most populous country in the world. No? Grabe. Atong dunganon, tigumon, bundokon, those tanan migrants, makonsider sila as ikalima sa pinakadakop na populasyon sa kalibutan. Imagine, ha? Imagine, ha? They are only migrants. Ni-migrate sila to this chosen country for their desire. No? Na mamuhay ng payapa. Mamuhay, no? Magkaroon ng magandang buhay. Na kung saan ma-provide nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Alam naman natin, yung kadahilanan na iyan ay isa sa mga rason kung bakit mas pinili nating magsakripisyo, pumunta sa ibang lugar, no? Para makakuha ng malaking pera at para may padala natin sa ating pamilya at matustusan ang kanilang pangangailangan or makapagsimula ng negosyo, no? Kaya in economics nga, may sinasabi, no? Pag-iimpo or savings. And then, okay, pag-savings or pag-iimpo ay napaka talinong pamamaraan para kung mayroong emergency, ay matuturing na natin na yung savings mo ay yung emergency funds mo. Para kung magkaroon ng crisis or anong mga pagsubok, meron tayong makukuha. Pero ang mas matalinong pamamaraan sa pag-iimpok, no, sa savings is that you save for a cause, no? Nag-iimpok ka para sa isang plano na iyong gagawin. So ano ang kalalabasan nun? Mas duble ang iyong pag-iimpok. Maaring yung pag-iimpok mo at matupad mo na yun din yung plano mo, no? Plano mo mag-invest sa ganitong negosyo, maaaring mag-improve at mag-double pa yung makukuha mo. Di ba? Ako sa una pa, during high school, mag-saving ko for my wants. And that is very rude. Imagine, ha? Nagtipid ka, di na ka mo gasto sa kanilang mga butang-butang para makasavings ka. And then, in the end,
Alam mo, saving is para na des in ang loob. No? Puno-puno na sa mga assets. Puno-puno na sa mga liability. So like for example, nag-save ka karon kay magpalit ka og magara na sakyanan. No? Or mga luxury car or luxury motors. Imagine ha? Instead nga makatipid ka, instead nga makasave ka, ikaw ang i-consume sa imuhang investment. Kay tungod, you have to maintain, no? Na-maintenance sa kinan. Na ay yearly nga registration. So, unsa pa nagtara ng mga panginahanglan. So, in that case, walay savings, walay maayo nga kalabasan ang imuhang savings nga gibuhat. Kay nag-save naman ka para sa imuhang wants or luho. Whereas ang other idea, nag-save ka for a cause na maka-invest ka sa kaninga negosyo para katuin mo savings, may imong kapital, and then ang imong kapital, maka-gain of profit, and this profit pwede nimo makapital, and then, as time goes by, maka-gain ka of marginal return, which is good profit. Diba? Imagine ha, from savings na imo siyang kapital. From kapital, ning dako imong kapital, naka-gain siyang profit. Whereas kung nag-savings ka, and then para lang sa luho, wala siya, di ba? No? Okay. So, balik ta sa tuwang, no? Migration is global sa itong topic, which is migration. So, murag na-integrate na nato, no? Nabutag economics. So, next is internal migration. Na kung saan, no? No, ibig sabihin ng, di ba, ang internal migration is within a country, cities, municipalities, provinces. Okay? So, meron din tayong tinatawag na rural-urban migration. From province, name, migrate siya sa urbanized na city. Or highly urbanized na city. No? Or the rural-urban migration. No? So, ang rural-urban migration, ito yung galaw ng tao, no? Away from the rural region, countryside, farms, to an urban town, city, or area. No? Okay. Gikan sa probinsya, no? Gikan sa probinsya, umigrate kung ato kong syudad. Sabi sa iya pa, manimpahad ko dito sa syudad. Kay basin, naa dito akong swerte. Actually, that's a correct idea, but you have to do, you have to plan your kanaan action. No? Hindi mo na mahimo nga maadto ra kag syudad. Wala kay destination. Wa kay destinasyon. Adto kag syudad awa pare wala lang yung pinabuhi. Kay wa makay padulungan. Dapat na kay isip ng goal. Na kay padulungan. Na pag-abot nimo dito, mauni imong buhaton. Right? So, usa sa nasa sa mga rason, no? Under, no? Of internal migration, tinatawag natin rural-urban migration. So, meron mga katanungan, no? Sa rural-urban migration, which age group is most prone to move? So, which age group is most prone to move? Which group of country experience large volume of rural-urban migrants? And why? No? Masasagot natin ito ang mga tanong sa susunod na slides. Okay. So, sa nakita ninyong larawan, no? Maaring yung tanong na binanggit ko kanina ay masasagot na dito. No? Male. Able body, no, dili disable ha, age 20s to 30s, no? Okay, so sa susunod na slide, okay, so ito yung mga tanong kanina na sinasabi ko. So which age group is most prone to move? So, karamihan, kalalakihan. No, as what I have discussed during the global demography, that the woman during the past century has a low status
No? Okay. So, karamihan mga lalaki ang nag-rural urban migration. Or the gitawag rural urban migrants. No? Na kung saan, mayroong edad na 20, 20 to 30. And then, able-bodied and economically active. And then, which group of country experience large volume of rural urban migrants? No? Okay. So, since ang pinag-usapan natin dito ay rural urban migration man, so for sure, those developing countries lamang ang mas no, madaling no, or ang kaya lang nilang gawin ay yung ito, rural urban migration. No, like for example, India, Philippines, Brazil, no? From one province to city or from municipality to city. No? Or there is a social mobility happen dahilan sa oportunidad na gusto nilang gawin at kunin at i-achieve. No? Okay. So, main and most important reason for this movement. So, ano kaya ang mga pinakaunang dahilan sa migrasyong nangyayari? Rural area, no? Provinces or rural area cannot support the large and rapid population increase. Muna siya. Mauna nga, the world or those demographers, i-analyze nila that there's an inversely proportional effect to the economy if there will be a rapid growth of population. Imagine ha, those localities, those rural area, dili na nila kaya na suportahan ang pangangailangan ng mga tao sa kanilang lokalidad. Kumbaga, kakulangan sa trabaho, oportunidad ng trabaho, or kakulangan sa lack of opportunity and lack of businesses na na-build or na-establish ang rural area. No? And then, symptoms of rural overpopulation. So, ano kaya ang mga symptoms of rural overpopulation? No? So, dahil sa overpopulation or the rapid growth of population in the particular provinces or the particular rural area, it reduces the food supply. So, it means merong kakulangan or merong shortage of food supply na nahitabo. So, problema, dagdag po na nga sakit sa ulo sa mga opisyalis na naglingkod niya sa local government. No? Decreased job opportunities, shortage of land. Diba? Maraming mga youth, lupa na nakatiwangwang na. Maraming lupa, no? Malaki or a large size of land. But it was owned by one. So yung mga mahihirap, ano ang kanilang kakayahan or instead na ang alternative or alternatibo na dapat nilang gawin ay magtanim ng kulay at pagkain para matustusan ang or masolusyonan ang kakulangan or shortage of food supply. Pero wala. Waman sila yuta. That's why the government or the Department of Agriculture Reform or Agrarian Reform. No? I know this is kana ang common. No? Labi na sa inyo ha. Mugawas yun niya. No? That's why the government or the Department of Agriculture no, na sila reform or program ng itawag Department of Agrarian Reform. Nakalimot ko sa kanang sa act number. Okay? Na kung saan yung mga mahihirap no, yung mga trabahador no?
binigyan ng kaunting lupa para mapagtaniman ng mga gulay, pagkain, at makatulong na din sa issue o problema na nangyari sa lokalidad, no? So makita ninyo karon, no, diri sa Bugo City, even sa basta diri sa northern part of Cebu, no, unsa may naata diri, we are more on agricultural sector, no? Binansagan tayo na sugar cane of the Philippines, pakulon northern part, ano si tawag na basta mo na siya kasagaran dati sa tuwa tubo, no, yung iba naggulay, yung iba nagtanim ng mais para masolusyonan ang kakulangan ng supply ng pagkain, no? And the government is napunta kitawagan ng uka ng nasa'y office, no, in every locality na kung saan if there's a hiring kung nangangailangan ng trabahador ay i-post dahil na nila, mangita sila uka ng mga resident at particular lokalidad, no, na ilang tagaan offeran aning kanang position ng trabaho para ma-address ang problema, no, sa kakulangan ng job opportunities. Okay? So nakuha, no, yung mga problema. Muna nga kung if you are planning to run as a public servant, no, since kamu puhon mahimo mong police officer and naamoy responsibilidad na dapat inyuhang buhaton, no, nakasalalay sa inyo ang seguridad ng ating lipunan, the security na kaya ninyong ihatag para maprotektahan ang mamayang Pilipino, no? Kaya what if, no? Like for example, conflict between countries, yung mga kawal nakipaglaban para sa kapayapaan ng ating bansa, no? Naging bayani sila dahil ipinaglaban nila ang lupa ating bansa, no? But meron ding mga tiwaling officials na kung saan iniisip nila yung kanilang kapakanan. So sila yung tunay na virus ng lipunan. Instead, the main goals, the target of the government is to address all the problems that occur in society, that occurs in our country. But because of those corrupt officials, yung budget na sana, no, ipinaglaan para sana sa proyektong ito ay hindi na nangyari, no? No? If you have a good heart, if you have a good mindset para moran, morun, para sa inyong barangay, usta na yung goal, anak, no? Para sa kaayuhan, welfare, sa kanang mga tao na nagpuyo sa nang komunidad, huwag sa improvement. We have to take some initiatives to promote the livelihood sa itong barangay para masolusyonan ang reduce or the shortage of food supply. Okay? So worsened by farm mechanization, and why, no, mas machines, no, replaced labor instead sa una yung mga tao na walang trabaho ay meron pang tsansa na makapagtrabaho sa mga asyenda, pero dahil sa mga modernong makinarya, no, traktura, or unsa pa nilang ipanggamit, no, mga modern technology, yung mga tao, no, naiba na yung mga tao, instead ng makapagtrabaho, nawagtangan o trabaho tungod sa makabagong makinarya, the modern technology na gamit sa mga negosyante. Instead ng manual, no, nailista ng mga makinarya. But the disadvantage of manual and machine is ang machine mas paspas yung productivity than the manual
no? Okay, so isa naman din yun eh, yung kumbaga usa sa mga target sa mga negosyante is makaproduce ng maraming produkto para malaki ang kita, no? Dahil doon maraming trabaho ang nawala, and ang problema sa kakulangan ng trabaho is tumaas. So yun, no? Okay, so next is impact. What's the impact of rural-urban migration, rural area and urban area? So, sa rural area, so nagkaroon ng depopulation, no? Nagkaroon nga ng depopulation sa rural area, but in urban area, nagkaroon din ng overcrowding, no? So sa rural area, sa probinsya, na kung saan ang kanilang mga asawa ay pumunta sa syudad para makapaghanap ng trabaho, yung kababaihan, sila na ang nitake on greater share of farm work, no? Luoy kayo mga babae, muna nagipilin sa balay, muna nagipilin pag-aalaga sila mga anak, maupay mangunguma or farmer. And muna siya ni resulta siya to decline farm productivity. Okay, si iyang husband, iyang bana, naka-earn naman siya umani sa syudad, sa urban area. Ano ni data magkanang mag-uma wifey? Kay enough na ang akong kita para mapalit na lang ka sa merkado. So, what happened? Instead, ang lokal or ang rural area muuntay makasuporta sa mga agricultural crops or pagkain na kinakailangan ng lokalidad. Okay, wala na. So, kaya nga, yung export na idea, yung import na idea ay nangyayari sa ating pamilihan or sa ating sa ekonomiya. No? Kaya tungod yung mga lokalidad, wala naman. Wala na sila mag-uma, kay kapoy mag-uma, init kay mabuwad sa adlaw. So okay na, kaya na ito nga masuportahan ang itong pangilangan, palit na ka sa merkado, anak. Ayaw na pang uma, kay magka-rashes ka na, diba? But in China, but in Vietnam, but in Cambodia, they promoted the agricultural sector. The locality, no? The government support the local farmers, in which they give this fertilizer, they give this hybrid seeds to harvest a good product or agricultural crops. So anong nangyari? Dahil sinusuportahan sila ng kanilang pamahalaan, yung mga labis-labis na kanilang kita is na-import nila to other country. And that, nasolusyonan pa nila ang kakulangan ng supply ng pagkain sa kanilang bansa, nakapag-earn pa sila ng pera dahil sa sobrang kita na kanilang ng mga agricultural products. No? Okay. And then the impact put sa rural-urban migration to urban area. There's a widespread unemployment. Dahil yung mga rural people or taga province, sila man ang nagkaroon ng trabaho. Yung mga tao na nandun sa urban area, sila pa nung nawala ng trabaho o hindi na nagkaroon ng opportunity na makapagtrabaho or the widespread unemployment. Rise of squat, increase of squatter settlements, no? Makikita natin dito sa Dulho, Pasir, sa Tipadilla, or dito basta, no? Diha na pita, grabe ka, daghang squatter, no? Rampan pa kayo ang drugs. So ano? Anong nangyari? Habigat pa din. Isa pa rin problema, iba na rin problema na dapat masolusyonan ng lokal na pamahalaan. The overcrowding, unhygienic living condition,
No? Dahil sa overcrowding, the settlements from the province people, no? From the rural movement of rural people to urban area, nagkaroon ng overcrowding. Yung wala ng proper hygiene. Marami na nagkasakit. No? Dengue, leptospirosis, o ano pa, mga classic-classic sakit. Next is strain on urban facilities, rising crime rates. No, dahil sa kakulangan na makapaghanap ng trabaho, dahil sa gutom, the decrease of food supply. So ang nangyari, nangawat, mupatay, mulabni para lang masolusyonan ang kanilang pangangailangan. No? Ang tao na pilitang gumawa ng masama para sa kanilang pangangailangan. No? Isa na din yun ang dahilan kung bakit tumaas ang crime rates dito sa Pilipinas. Okay? So next is the internal migration. Okay. So we'll be done with the Okay. So another, no? Under sa internal na migrasyon, meron tayong tinatawag na seasonal migration. Seasonal. Ano kaya ang ibig sabihin ng seasonal migration? No? So seasonal migration is also known as labor migration. Okay, so like for example, in Cordova, in Lapu-Lapu, no, sila ginamaghimuay ng fireworks. No? Sa pagsapit ng Pasko at bagong taon, no? So yung mga kakilala nila from province, itinatawag nila, punta kayo dito, gumawa tayo ng mga paputok. No? Or firecrackers. No? Okay. Or it refers, no? Seasonal migration, it refers to the movement of people away from their homes to find a livelihood. Usually on a temporary basis, no? Based sa season na nakatadiri. No? Temporary. Okay, nang inahalan mo yung kanang tao for this kanang coming Christmas ay dako o taas kayo ang demand sa firecrackers. Okay, hire tika for 2 months, December and January, for this, para masupplyan na tunay nga demand sa firecrackers. No? Or farmers moving their herds from the snow-covered uplands to lowland pastures. No? Okay, so those farmers, labi na sa katong mga mag-snow, sa New Zealand, no? Mas sikat mag-ipon sila sa kanang baka dito. No, instead ng inay pasture sa ilang baka to sa upland, kaya tungod sa snow, makakover mo sa snow. So ilang ibalhin ato sa ubos para makasustain ang ilang hayop na gibukit. No? Operative system, African slavery system. Okay. So next is the planned migration. Okay, take notes ha. Una, under or nabilong sa internal migration is the rural-urban migration, seasonal migration, pangatlo is planned migration. So meron tayong tinatagong, tinatawag na planned migration. So planned migration, it refers to a large-scale migration of people within the country. Okay? No? Within the country, national lang siya. Either in provinces to province, or rural to urban, no? From municipality to city, ganun. Usually carried out by the government. The most famous example is the Transmigration Program in Indonesia. Okay. So, okay. So this is a planned migration. Kumbaga, okay, so kung dili ang government mo nag-create out or nagplano para sa imong pag-migrate to other ka na ang provinces or other region, no? It is this is your desire, no? Okay, madto ko dito kay
mubalhin ko dito sa Region 5 sa Bicol Region kay naa dito akong igsoon nagnegosyo. And then kanang oportunidad siguro ma-solusyonan niya o mag-give niya ang needs sa akong pamilya. So ganun. No? There's a planned migration happening. Okay? Or usually carried out by the government. So like for example, this is a conflict. No? Okay, or di ba, kana nga area is high risk to the disaster or hazard. No? The government take action of that. No, wala ilang haon dito. Okay, ari, kuhaan mo ka na ang evacuate mo. No? Mag-propose din sila, mag-build sila ka ng mga housing project para pwedeng balhina. No, kamantay mo, dahil sa Torosario sa una, mga coastal area, mga tao na nagpwede sa coastal area, may housing project na build ang government na pwede nilang balhinan. So that is planned migration for a reason na para ma-secure, no? Masiguro ang ilang kaligtasan. No? Okay. So, no question about planned migration? Nakuha ra? Questions? Hellos? Napa? Wala ra'y pangutana about planned migration? Hellos? Wala? Wala. Sige. Wala ra. Okay, so now let's proceed to international migration. No? The movement of people over to the countries or to the other country. Ito yung tatawag na international migration. Okay. Una, under sa international migration, is meron tayong tinatawag na involuntary migration. So ano ang ibig sabihin ng involuntary migration? No? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas pagpapalay. Okay, very good, no? Or forced migration. Movement of people caused by events which force people to move against their will. People involved in this movement are those refugees, no? When we say refugees, are person who owing to well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, or political opinions, are outside of their country of origin and cannot, or owing to such fear, do not wish to avail themselves of the protection of the country. No? So like for example in Iraq, no? Merong nangyayaring gera. No, instead na against sa ilang will na mo-transfer or mubalhin, mo-migrate na ilang lugar, there was no choice. No? Forced migration. Kahit tungod, kung dili sila mubalhin, mamatay man sila, maamon man sila sa conflict na nakita mo. Diba? Kabantay mo ito ni vlogger sa Facebook. No, from Iraq ba ito siya or Syria ba ito siya? Na kung saan, kahit na mayroon silang negosyo doon, stable na ang kanilang pamumuhay, ngayon dahil sa gulo na nangyayari, eh, mayroong involuntary migration mahitabi. No? We are involuntary migrants. No? Instead nga, gusto ko nila na mo stay dito sila ang country, pero tungod sa conflict, tungod sa gulo, war, na pugos sila na mo-transfer, migrate ato sa lain nasun. No? Makitaan pa man ang kwarta, pero ang kinabuhi, dili na. Diba? Okay, so next is refugees. Those are person or tao. No? Like for example, in North Korea, those people na they cannot enjoy their freedom, their will. Muna nga, gusto ko nila nga mo, takas. No? Okay. Mahadlok sila nga, prisuhon. Mahadlok sila nga, patyo.
So that is gitawag og involuntary migration. So nahitabo, gusto ko man uta niya dito pero tungod sa kakulangan ng protection, tungod dahilan sa unfair justice system, mas pinili niya pumunta sa ibang lugar at magtago, no? So sir, those people di ay sa nga commit a crime ning hawa ning tago, makonsider ba to siya nga involuntary migration? Dili, criminal dito siya, nakakommit man siya crime. Labi na kung na ILO nga nagpunish ato, di ba? Ka-remember mo na nga ticket, there's no crime committed if there's no law punishing him. No? Criminal siya. Dili man siya free nga citizen. Nag-force siya pahawa, gi-force siya pabalhin. Criminal siya. Ihatong will, ihatong choice nga mulayas kay tungod ni siya ganang napriso tungod sa nakommit niya nga crime. No, nakuha ninyo ang kalahian ni refugees ug ni criminal? Sir? Okay. So next, ating tiwason kay murag gamay na lang to oras. Okay, so under involuntary migration, the causes of involuntary migration is unfavorable social condition, persecution, civil wars, no, unfavorable environmental condition, droughts, floods, no? Okay, so ang effects, refugees cause economic strain in host countries, poorly equipped refugee camps, unrest, refugees refuse to go home, racial conflicts in host country, discrimination, hitabo na. Many refugees depend on aid from developed countries, no? Locked up in barricaded detention camps. Refugees who return face integration problems, no? These are the cause and effects na ma-experience sa involuntary migration or sa involuntaryong migration. No? So next is international migration, or di tawag na tong if na ay involuntary migration, na apoy voluntary migration. So when we say voluntary migration, it is your free will, no? Movement of people by choice or one's own free will, no? We have our reasons given for such movement. It's quite similar to reasons for rural urban migration, no? So, inom daw atong sa one internal migration katong sa rural urban migration, no? Similar siya, quite similar siya ang voluntary migration, in which na kung saan meron silang free will, no? We have a free choice to choose if gustuhon ba nila nga mo migrate ani nga nasod or ani nga country, no? Okay, so next is international migration, which is voluntary migration. The causes: just because of lower living cost, more relaxed and less stressful lifestyle, higher income and better lifestyle, better recognition of their talents and skills, no? Okay. Usa, isa na ni mo na siya mga kadahilanan or the causes of voluntary migration. Munang gusto ko, no, sa atong mga kaigsuunang Filipino nga muadto sa laing nasod kay tungod lower living cost ra nga ang nasod, para to ra ilang mga palito nung tungod sa rich ilang supply ani sa mga basic needs sa tao, and then relax pag yun, no, less stressful lifestyle, walay gera, walay conflict, walay gubot, and naapay mga daghang opportunity. There's a high employment rate, or kumbaga nanginahanglan ang empleyado, and then ma-recognize ang imuhang talent and skills alang na nasun, no? This last process of voluntary migration, no, muna siya resulta sa brain drain,
na nahitabo sa puso. Marami tayong mga skilled workers, mga matalino, no? Inventor. Pero wala ma-recognize diri sa Tunglason. Mauna nga, usa sa ilang mga rason na muana ng mga skilled workers na kanang wadto na lang tag-abroad kaya basin adto or adto mas dito pa ma-recognize ato ang efforts, ato ang talents, ato ang skills ani nga fields. Diba? Na yung mga boss diri sa Pilipinas, diri sa Tunglason, no? Sa una ito na country na kung saan wala ang disuportahan ato ang skills, katangitangin kakayahan, talento. Naitabo, ipromote siya, disuportahan siya sa ato yung country, huwag dito na binipisyuhan ang iyahang naimbinto nga kaalaman. So next is migration difficulty. So ito yung mga maaring ma-encounter nato or the difficulties of migrants, no? They have physical barriers, immigration policies, lack of capital, travel cost, illiteracy, military services, language and family pressure. Okay? So yun. Atong dalion kay murag wala tay oras da. So, Monisha, we have movements of people around the world can be seen through the categories of migrants. No, nagitaw ko vagabonds and tourists, according to Bauman in the year 1998. So, when we say vagabonds, meaning are on the move because they have to be. They are not well in their home countries and are forced to move in the hope that their circumstances will improve. So, kumbaga, there is an involuntary migration. No? And then when we say tourists are on the move because they want to be and because they can afford. O kumbaga, voluntary migration. No? So refugees are vagabond forces to flee their home mulayas ilang balay or kanang nasud due to safety concern. No? Where asylum seekers are refugees who seek to remain in the country to which they flee. No? And according to Crits in the year 2008, those who migrate to find work are involved in labor migration. So, syempre, it cannot be denied, kasagaran sa mani migrate is involved in labor migration. Naghanap ng trabaho para mabigyan ng suporta kanila pamilya. Labor migration is driven by push factors and pull factors. No? Which we already explained earlier. No, what is the push factors and the pull factors of migration? No, healthcare, climate change, no? Okay. So next is according to Landler in the year 2007, labor migration mainly involves the flow of least skilled and skilled workers as well as illegal immigrants. No, those refugees ma-consider na ito nga illegal migrants who live on the margins of the host society. No? Labor migration faces restriction. Government seeks to control migration because it involves the loose part of the workforce. An influx of migrants can lead to conflicts with local residents. And then, Philippines, one of the leaders when it comes to the flow of remittances. Next, India and China. Ano man? Ang Pilipinas, usa sa mga nangunguna when it comes to remittance. Marami tayo, no? Based sa data, no? Ang maraming OFW, overseas Filipino workers around the world, ni migrate, no? For a cost or kanang gitawag labor migration para maghanap ng trabaho. Next, India and China. Ang sa China, daghang ni migrate pero marunong kayo, no? Commerce ilahang puntarya, magnegosyo. They want to gain profit. They don't want, no? Muhatag silang salary sa mga tao na ilang hire for production, but mostly ilahang target, ilahang main goal is to build business. But in China and but in Philippines and India, no, for employment.
makapagtrabaho, maka-earn og salary, no? Lain-lain og viewpoint, di ba? No, ato nang tansa-tansahon or atong tagsa-tagsahon na siya advantages and disadvantages. Pero to make this explanation short, no? To make this discussion, conversation short, diretso na ta. Una tayong oras. Okay? So meron tayong tinatawag na diaspora or a transnational process which involves dialogue to both imagined and real locals. No? Diasporization and globalization are closely interconnected. No? Take notes, diasporization and globalization are closely interconnected and the expansion of the latter will lead to an increase in the former. And meron din tayong tinatawag na virtual diasporas. No? Okay, so virtual diasporas, it means utilize technology such as the internet to maintain the community network. Okay, so from the word itself, virtual, no? There's an engagement or involvement of technology and internet to maintain the community network. So next is, migration is common phenomenon, the world is shrinking. The world is becoming a global village. Country, boundaries, and barriers no longer restrict people movement. Okay, so that was all for today. So if you have questions, clarifications, please raise it in next meeting on Monday. Kay wala tayong oras. Napoy klase po next meeting, ha? Guys? Guys, class? Sige. So, okay. I-reserve na inyong pangutan na next meeting, ika-Monday. Kaya nilapas na itong 5 minutes, no? Dili na smart na ito ang classic. Sige. That was all for today. Thank you so much for your time. Bye-bye and God bless. Keep safe, everyone. Bye-bye.